Magandang hapon sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Nakito ulit tayo sa ating latest analysis na yung weekend ng Sabado hanggang Lunes, Hulyo 9 hanggang 11, 2022. At ito pang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, meron tayong mga weather systems ngayon sa ating bansa at sa tabing kahagatan nito. At binabantayan po natin for possible development bilang isang mga tropical cyclone, so bagyo. So, babantayin po natin. Pero sa mga oras ito ay isang low pressure pa lamang ang nag-develop doon sa kaluran bahagi po ng Luzon. At ito po ang ating craft sat ginawa kahapon, valid hanggang na yung araw na ito, Sabado. At established na masyado ang itong monsoon trough na tumatawid mula Vietnam hanggang dito sa po sa may dagat China, kaluran bahagi po ng dagat Pilipinas, at dito rin po sa may central Luzon, southern Luzon, may Maropa, and Visayas. So yan, monsoon trough, nagbibigay yan mga thunderstorms hapon-hapon po sa mga lugar nitong binanggit natin. At yung mahinang habagat nagsisimula na rin mag-umpisa, naapektuhan po na yun ang Spotless at Kalayaan Island Group, ang kaluran bahagi po ng Palawan at southern portions po ng Sulu Archipelago. At may mga thunderstorms din nagde-develop na yan sa may western Visayas at western sections po ng Zamboanga Peninsula sa may Mindanao. At in the next few days, ito po ay mananatiling undi-unting lalakas dahil po sa development ng isa o hanggang dalawang low pressure systems. But tinitingnan po natin kung magde-develop po ito bilang isang ganap na bagyo kasi yung computer models medyo split po ang kanilang forecast. So, meron tayong high pressure dito sa may east of Taiwan na nagbibigay po ng mga convection dito sa ating bansa. At itong ridge na ito ang dahilan kung bakit may mga thunderstorms tayo sa pinaka-periphery nitong high pressure center. But in the next few days, ito po ay hihina at posibleng may mag-form po ditong LPA at tatahak po patungong Batanes, Taiwan area. At sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin, kinikita po natin dito ang kanluran na sirkulasyon. Ito po si LPA 99W na muo dito sa may malapit po sa silangan bahagi po ng Vietnam. At nakakabit po yung aktibong monsoon trough across central and southern Luzon, Mindoro, at Visayas. Nakakabit po sa isang namumuong possible LPA po dito, but as of this time, part pa rin siya ng monsoon trough at unti-unti po ito nagda-develop. Although, sabi ng pag-asa, ito po ay magiging ganap na LPA within the next couple of days. So, we are going to observe that. At mamaya, papakita natin ang computer models kung ano mangyayari po dito sa weather system sa silangan po ng ating bansa. May aktibo pong intertropical convergence zone po dito sa may kasilangan bahagi po ng Micronesia hanggang Marshall Islands at yung remnants ni Ere nawala na po dito sa may east of Japan. Ito po ang zoom-in satellite animation. So nakita po ninyo yung makapatal na ulap dala ng monsoon trough na tumatawid mula po dito sa may LPA 99W. Kumagano'n po siya. Okay? So somewhere there sa may east ng Philippines ay baka may mag-form ng panibagong LPA. Ito ay isa na po siyang LPA, tinatawag nilang 99W. At dito, ito yung panibagong mag-perform somewhere here bukas. At ito po ay tatahak patungo sa general direction po ng Taiwan at Batanes. At binabantayan po natin kung magiging ganap na bagyo po ito dahil medyo hindi po aggressive ang European model na i-develop ito bilang isang ganap na bagyo. Parang sabog po siya. While yung American model, magiging midget o maliit na tropical cyclone siya patungong Batanes-Taiwan area. So, still, pag tahak nito pataas, unti-unti pong papalakas sa bahagya ang habagat dito po sa kanluran bahagi ng ating bansa. At ito yung rain forecast sa susunod na tatlong araw hanggang Martes, courtesy of the European model. Bukas po ng hapon, inaasahan po ang mahinang habagat sa may Maropa at kanluran bahagi po ng Kabisayaan at kanluran bahagi po ng Mindanao sa may Zamboanga Peninsula. At samantala, ang Metro Manila, Bicol Region, ibang portions po ng Central Luzon at Eastern Visayas ay nasa influence pa rin po ng monsoon trough. Kaya tulad na yun, ngayon hapon, meron po mga ulan na yun nagaganap sa labas ng ating bahay dahil po ito po yung mga localized thunderstorms. At pagdating ng Lunes ng hapon,
ay inaasahan pong itong LPA 99W ay lalapit na po sa may Vietnam at nandyan pa rin po yung paghikayat ng mahinang habagat dito po sa may Kalayaan Island Group, dito rin po sa may Mimaropa at kanluran bahagi po ng Visayas. Samantala, local thunderstorms po sa Mindanao at yung LPA ay may posibilidad dito po siya mag-reform pagdating po ng Lunes ng hapon, and nakakabit sa kanya yung tinatawag nating monsoon trough. So nakikita ninyo may mga ulan po sa may Luzon kasama po ang Metro Manila pagdating po ng Lunes ng hapon. Martes ng hapon, itong LPA ay akit na po dito sa may silangan po ng Aurora or Isabela or eventually nasa east na rin yan ng Cagayan. So dito po siya. Okay? And ito naman isa ay nandito na po, most likely naglandfall na yan sa may Vietnam. While yung kanyang trough, yung monsoon trough, ay magbibigay pa rin mga thunderstorms sa malaking bagay po ng Luzon. Dito rin sa Kabikulan, may mga thunderstorms din pagdating ng Martes ng hapon. So, yan ang rain forecast. So, hapon-hapon, o pwedeng umaga o gabi, may mga ulan po tayong magaganap dahil naging aktibo po ang monsoon trough na nakakonekta doon po sa dalawang, o sa LPA 99W at dito po sa posibleng panibagong LPA na mamuo sa silangan bahagi po ng Visayas o sa may dagat Pilipinas. Ito po yung rain accumulation forecast hanggang Martes. So, kitang-kita po ninyo ang bulk ng ulan ay mula sa kanluran bahagi po ng Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region, buong Visayas at Mindanao. Although sa Mindanao, medyo kalat-kalat dahil po sa tinatawag nating localized thunderstorms. But ang Sulu Archipelago at Mimaropa, kasama po ang Kalayaan Island Group ay medyo mas malalakas po dyan o mas intense itong mga thunderstorms dala po ng habagat. Now, pagdating sa wind forecast ay nakikita natin bukas po ng hapon na itong LPA dito sa may South China Sea. South China Sea na po siya kasi nasa labas po siya ng Philippine Area of Responsibility since ang West Philippine Sea is approximately 200 kilometers from the coastline of Luzon and Palawan. So, hanggang dyan lang po yan ang teritoryo po ng West Philippine Sea. So, it's over the South China Sea. And most likely, baka maging monsoon depression po ito o possibly kung mag-contract po yung kanyang sirkulasyon at lumakas yung kanyang mga kaulapan malapit sa kanyang sentro ay possibly maging tropical depression. But we are going to classify this muna as a monsoon depression dahil po mas malakas po ang hangin sa periphery niya kakibat po ng habagat. So, nandyan po yung habagat sa linggo ng hapon bukas at mga ka-affecto pa rin sa may Maropa, kanluran bahagi po ng Visayas at kanluran bahagi po ng gitnang Luzon. Ito po yung LPA na shallow na posibleng mamuo sa east of Bicol bukas ng hapon, Linggo. But kung titingnan natin yung American model, medyo mas malakas itong LPA. Magiging aktibo po siya. And Lunes ng hapon, yung LPA 99W ay lalapit na po sa may danang Vietnam, sa may northern Vietnam po yan. So, hindi pa natin sure kung magiging ganap po siyang tropical depression or it will remain as a monsoon depression. Ang habagat nandyan pa rin po sa Kalayaan Island Group at Mimaropa, western sections po or east or western seaboards ng Central Luzon at western Visayas. Samantala, yung LPA na shallow nandyan na po sa may northeast of Bicol Region, moving slowly patungo dito sa may Batanes, Taiwan area. Now, kung titingnan natin yung American model, ay mukhang magiging ganap na po siyang tropical depression or aktibong LPA sa may silangan po ng Kasiguran. So, yan po ang pagkakaiba nitong dalawang models. So, malalaman po natin by tomorrow o Monday kung magaganap po siyang o magde-develop po siyang bilang isang ganap na bagyo. At balik tayo sa European model, sa Martes ng hapon, yan na po, bilang isang mahinang LPA pa rin, east of Cagayan, and si 99W nag-move overland na po sa may Vietnam at Laos, at meron naman po ang panibagong formation dito ng new LPA na posibleng mag-form east of Vietnam. Okay? Kasi established pa rin yung habagat dito. Although mahina lang siya, ay may mga ulan pong inasaan po dito sa may Palawan, Kalayaan Island Group, Sulu Archipelago, at kanluran bahagi po ng Kabisayaan. So, sa American model,
Kitang-kita po natin dito na biglang ano na po siya, tropical depression or tropical storm. Dito sa po sa may east of Northern Cagayan at maliit lang po siya. May konting habagat pa rin po dito po sa kanluran bagay po ng Kabisayaan. Katamtaman na habagat dito sa may Palawan at Mindoro. Medyo malakas po dito sa may Spratlys at Kalayaan Island Group ang habagat. So, pumapalo po siya ng 50 hanggang 55 kilometro bawat oras ang kanyang lakas ng hangin, yung habagat winds, okay? So, yan po ang forecast. Hindi pa tayo sure kung magde-develop itong sa may east ng Philippines, although may mga balita, magiging typhoon. Most likely, if magde-develop po ito, either tropical depression o tropical storm lamang. Kasi medyo may upper-level winds na nagdi-disrupt po sa development dito. Kaya makikita nyo dito sa ating zoom-in satellite animation, yung kanyang low-level center ay medyo na-displaced po yung mga kaulapan sa south niya. Dahil nandito yung LPA nagde-develop. So, hindi pa siya fully developed. Hindi pa naging active itong LPA na ito. So, antabayan po natin mga susunod na mga updates bukas at Lunes. And we will keep you updated. So, maya-maya lamang, pagkatapos itong video i-upload natin sa mga respected social media sites, ay lalabas po tayo ng bagong graphical satellite analysis. But tomorrow, Sunday, baka mag-issue tayo ng update niyan. Okay? Yung ating graphical satellite analysis. So, there you go. Yan muna po ang ating latest. At most likely sa Lunes, babalik ulit tayo upang ipakita sa inyo kung ano na po ang kalagayan itong dalawang potential na low pressure areas, east and west ng ating bansa. Although yung sa may east ng ating bansa ay hindi pa po fully developed. So, we will keep you updated. So, relax muna na yung weekend. Although mga hapon-hapon, may mga thunderstorms pa rin. Mag-ingat lang po sa mga kidlat. Pag nasa open field po kayo, open area, avoid going out. Mas maganda na sa loob kayo ng building. Avoid din mga bakong-bakong dahil po makatamaan pa rin ng mga kidlat. So, turn off your phones dahil po may ano po yan, radio cellular signal. So, baka magkaroon ng effect din yung kidlat. Baka conduit po ang mangyayari po sa inyo kapag ginagamit yung cellphone kapag may lightning activity. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be hashtag weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.